Hello, good evening everyone. Tingnan mo yung mga mata ko, pulang-pula. Wala pa yung tulog dahil itong amo. Grabe. Uuwi ng launa galing na grocery. Tapos pagkatapos niyan, magluto para sa kakainin nila. Nang oras na makakain siya, alas 2:15. Tapos hindi pa nagsabay lahat. May isa hindi pa nakain, tapos lang kumain, yung isa tinawag naman, binalikan sa baba, tapos pinalutuan na magkakain sana ako, hindi ako makakain-kain ng maayos. Magkain dito, stop na naman, magtrabaho na naman. Magpaluto na naman yung isa, madaling araw na, mag-aalas stress, tapos wala ka pang kain, tapos sila, hindi pa magsabay ang kain. Ano ba yan, nung klaseng amo, tapos gusto niya, alas stress, matapos na ang trabaho, alas stress imidya na, nagluluto pa ako sa pagkain sa isang anak niya dahil huling-huli na umuwi, wala pang kain. Tapos andyan pa yung bata, tatakbo-takbo, walang hugas, nagtae ng puwet, tatakbo-takbo, pabayaan mo yan. Tapos anong oras na, ilang minuto na lang mag-alas 3 na, kaya alas 3 tapos na yung kusina. Paano mo matapos ang kusina, nandyan tambak pa yung hugasan. Tapos andyan pa yung bata, tatakbo-takbo, walang hugas, nagtae ang puwet. Hirap talaga, kung alam niyo lang ang mag-abroad. Nako, huwag na lang kayo mag-abroad. Punta na lang kayo doon sa Singapore. Di kayo punta kayo sa Canada, sa Europe, sa Hong Kong, sa Amerika. Mag-aral mo na kayo. Huwag kayo magtatrabaho ng walang kasiguruan. Dahil hindi basta-basta ang magiging katulong. Sobrang hirag. Pag-tiis lang kayo. Nako, aapiin lang kayo sa amo. Yung amo, nagmamarunong pa. Pakiramdam nila, magaling sila lahat sa English. Yung English nila, baluktot naman, sila lang nakakaintindi. Ganyan mga amo dito, pag nag-utos kaya lipad ka kagad, hindi ka pwedeng magtagal-tagal, kaya ang bilis, gusto nila palagi kang rush. Pag nahulog ka, nabalito ka, titingnan ka lang, hindi ka nila papansinin. Saka ka nila papansinin pag nabagok yung ulo mo, saka pa lang magkaroon ng malasakit. Pero pag nadapak lang, naligid ka na, bunaling ulo mo, wala. O nga, inutusan nila, nagmamadali sila na tumba, kundi na-out balance ako, hindi ako nakaapak ng maayos, tumba ako, wala, tinignan lang ako. Mga demonyo, mga amo dito, mga pakiramdam nila sa katulong, isang hayop, hindi marunong magdala ng katulong, masalbahe, kadalasan, pero hindi lahat, halos 99% mga tao lang awa sa isang katulong, salbahe, demonyo. Hindi rin sila marunong maawa ng katulong. Kahit kumakain ka, utusan ka, hindi ka makakain ng maayos. Pagkain mo, nigas na lang. Nakita siyang kumain, yun na nga sana ang pagkakataon na makaupo ka. Kahit man lang kunti, kumakain ka. Ayan, utusan ka, punta dito, punta doon. Hanggang hindi ka na lang makakain. Yan ang mga amo dito. Pero hindi lahat. Yung iba naman may puso na awa, magpapakainin ka. Pero yung dalasan dito, mga amo na ko. Kumakain ka yan, timing talaga, utusan ka para hindi ka makakain. Gusto nila magtrabaho, kung magtrabaho hindi ka kakain hanggang sa kahit mahina na yung katawan mo, ayaw nila mahina, kailangan mabilis palagi para kang robot, no, hindi ka mapapagod sa araw-araw trabaho na walang pahingang maayos. Sila lang nakapagpahinga, wala nga silang trabaho, nakahiga lang, upo, kain, tulog, tawag dito, tawag doon. Ganyan ang mga buhay nila dito. Ang katulong gawing isang aso. Buti pa yung aso kaya nakapaupo, nakapagpahinga. Tindi pa sa aso. Kasi yung trabaho dito, nako. Hindi ka papahingahin. Gusto nila trabaho ka na trabaho. Mas mabuti pa yung kalabaw kapag pahinga alas 6. Dito, nako, pahinga ka umaga na naman. Halos mag 24 hours ang serbisyo mo sa kanila. Luging-lugi ka. Ang sahod sobrang late. Abot na lang 45 days, 50 days, saka pala ibigay yung sahod. Ang babayaran, bali 30 days lang. Nasaan na yung 15 days? Libre na lang yun pala sa kanila. Nako, isang araw nga sobrang hirap magtrabaho. Ganyan ang mga tao dito. Gustong-gusto nilang magtrabaho ka nang hindi ka sinasahuran. Ibigay late na late pang magbigay ng sweldo. Ano ba yan? Anong klaseng buhay na yan? Sobrang hirap na pang ito ang buhay dito. Kaya ayoko na sa amo ko. Grabe, sobrang hirap. Gusto pa ganito, matapos agad. Paano matapos agad? Gusto mo, disgrasya ka nilang sa kakatakbo-takbo doon. Pag kumakain ka, utusan ka.
hindi ka na lang papakainin. Gusto nila magtrabaho na magtrabaho. Ala, ganito, ganyan, ganyan. Sila lang din nakakaintindi sa English nila. Pag mag-utos, hindi mo maintindihan ako, magagalit na yan. Kailangan intindihin mo. Sila lang din nakaintindi sa English nila. Kaya, sobrang hirap. Huwag na kayo mag-abroad dito. Sobrang hirap ang buhay dito. Pero hindi lahat. Merong iba mabait. Hindi ka nahihirapan. Pero kadalasan, sobrang hirap. Nananakit pa yung ibang amo. Kaya huwag na kayong pumunta rito. Mga salbahis, mga amo dito. Mamatay tao. Sasaktan yung katulong. Pag hindi ka nakakaintindi, naku, ayaw nila yung ulit. Ayaw nila yung matagal, mabagal. Gusto nila pabilis, palipad kang magtrabaho. Parang kidlat. Tapos magsweldo. Ang tagal, magbigay ng sweldo. Grabe. Maghirapan ka basta kakasingil-singil. Para kang nagmamakaawa na bigyan ng sweldo. Limutan na lang, parang may amnesia. Ganyan sila dito. Kaya huwag na kayong pumunta dito. Salbahay mga tao dito. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ako. Wala na akong baterya. Lobat na ako.